Kabayan, sa ngayon, ang layunin ng Pilipinas ay magkaroon ng kasapatan sa pagkain, lalong-lalo na sa mga butil na tulad ng bigas at mais. Unahin po muna natin ang bigas. Sa ngayon, kabayan, mahigit sa 3 milyong tonelada ang kailangang dagdag ng Pilipinas para magkaroon ng kasapatan sa nasabing butil. Nasa sa atin ang teknolohiya kung kaya't sinabi ng mga dalubhasa na kaya nating matapatan ang pangangailangan ng ating bansa. Ang nalalabing kakulangan ay inaangkat pa ng Pilipinas. Dito'y sinabi ng mga nakaugnay ng ating alamin na kung mapalalaki natin ang produksyon, maaaring magkaroon ng kasapatan sa bigas sa Pilipinas. Bukod sa laki ng produksyon, may dahilan at pag-asang magkaroon ng dagdag kita ang mga magsasaka. Ang kasagutan dito, kabayan, ayon na rin sa mga dalubhasa sa pananakahan, ay ang pagtatanim ng hybrid rice. Celo, Celo, ano ang nakikita mong ano, nakapagtanim ka ba ng hybrid at anong klaseng hybrid ang naitanim? Yung po kanilang... All season? Opo, yung sa Dayatan po at sa Tagulan, okay. Magagaling po yung kanilang binhi talaga. Ano nakita mong katangian po? Matitibay po sa sakit. May mga hayop na yung iba tinatamaan, ito hindi, yung kanila matitibay po. Mga ilang season na po kayo nakapagtanim ng nasabing halaman? Bali, makatatlo na po ngayon. At ito po ba, nagbigay sa inyo ng ganansya at gana po sa inyong pagbebenta? Opo, malagay nakiging recover simula nung makuha namin ang Syngenta. Okay, kung sakasakali, bago tayo magkahiwalay, nagtatanim tayo ng inbred, ano po? Opo. Yung mga palay na datihan natin, ano? Opo. Pagkatapos, nagtatanim kayo ng hybrid. Ano po ang talagang pagkakaiba? Malaki po ang pagkakaiba doon sa mga... inbred at sa hybrid. Okay. Una po, matibay sa sakit yung hybrid at malakas iyan eh. At kayo'y nakakuha na ng paraan sa pagtatanim ng frontline ano po, na hybrid. Huwag namang isasama ng loob ng iba nating gumagamit ng ibang hybrid. Ano po? Sa nababalitaan po ninyo, paano po ninyo maibibigyan ng, itatrato natin ang frontline laban dun sa ibang mga hybrid? Ito po kasi makabago. Yung pong ibang hybrid, medyo parang sawanay lupa. Ano ba? Pinagsasawaan ba ng lupa ang ibang hybrid? Para pong ganun ang nangyayari. Gawa nung sinusubukan namin itong kalang makabagong frontline na ito, talaga pong magandang iyan eh. Okay. Pero sa lahat ng katangian, bago tayo magkahiwalay, Mang Celo, ano po? Anong pinakamaganda para sa inyo tungkol po dito sa frontline? Yung po kanilang makabagong mga gamot, talagang mabibisa po sila. Okay. At nasisiyahan kayo? Opo. Hybrid rice, kabayan. Isang uri ng bigas na pinag-uukulan ngayon ang pansin ng mga dalubhasa sa pagtatanim ng palay. Hindi lamang sa Pilipinas kung hindi sa maraming bansa, lalong-lalo na sa Asya na kung saan ay mataas ang pangangailangan sa nasabing butil. At dito sa Pilipinas, katuwang ng magsasaka ang kumpanyang Syngenta. Kabayan, muli po nating babalikan sa huling bahagi ng ating palatuntunan ang mga paksaing ito. Ito po naman ang inyong lingkod ka Jerry Jeronimo ng Palatuntunan, Ating Alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Kajeri's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng FEEDPRO. Malaki po maitutulong. Una-una po, natural siya. Halos organic na rin po. Ang FEEDPRO ay maganda. Ang pakain nila, talagang nakikita na naman namin sa aming mga alaga. Talagang mga napulas na sila.
talagang malalaman, hindi sila matataba. Before dito, nasubukan ko talaga itong ano, Babuyang Walang, na-research ko center. Okay siya. Hanak nga, hindi ako nagpaligo ng baboy buhat nung from week hanggang sa event ako. Hindi ako nagpaligo kasi wala akong time. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng FEEDPRO. Sa FEEDPRO Kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang FEEDPRO ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit, PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya Kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng FEEDPRO. Lahat sila'y nasisiyahan. Mag-FEEDPRO na, Kabayan! Mamaya Kabayan, ang ilang kaalamang makabago sa pag-aalaga ng baboy. Dagdag kaalaman pagkalipas lamang ng ilang minuto. Alam mo ba na ang inahing baboy ay maaaring manganak ng 10 hanggang 12 biik? Ang biik ay pwede niyong ibenta ng 2,000 hanggang 2,500 pesos. At kikita rin kayo ng 2,500 hanggang 9,000 sa isang palakihing baboy. Paano? Sumali sa hog raising seminar ng GSK upang matutunan ang breeding, housing, farm management at PIGS o ang tinatawag na Babuyang Walang Masamang Amoy. Para mag-enroll sa anuman sa aming seminars, tumawag sa Babayan sa Kabuhayan Hotline 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Alam po ninyo, Kabayan, itong mga nakalipas na araw ay muling naisagawa ang isang pagpapakitang gawa o exhibit sa Metro Manila na kung saan ang pag-aalaga ng baboy ang isa sa mga highlights ng nasabing event. Muli, Kabayan, nabigyang pagpapahalaga ng ilang kababayan natin ang ukol sa pag-aalaga ng baboy. Mga nais na makapag-alaga ng mga matataas na uri ng nasabing hayop. Karamihan sa mga nakaugnay ng ating alamin ay buhat pa sa mga malalayong lalawigan. At ang kaugnay ng ating alamin, ang Jhon & Jhon Farm, ang nagbigay ng ilang kaalaman ukol sa kanilang mga hinahanap-hanap na mga katangian ng baboy. Chito, sa mga pag-uusap na ginagawa natin tungkol sa pag-aalaga ng baboy, unahin natin ito, yung ating mga barako, no? Karamihan dito na nagtatanong, napagalaman ko, naghahanap sila nung hindi talagang parent stock na kukunin nila para sa kanilang mga alaga ng baboy. Ibig sabihin, hindi yung talagang top of the line, kundi yung sa ibaba ng konti. Ano itong mga sinasabi nilang pwedeng mahusay ring uri ng barako na manggagaling sa Jhon & Jhon Farm? Baka ang ibig mo sabihin yung terminal born na. Okay. Na lahat ng magiging anak niya pampalengke. Okay. Paliwanag mo yung terminal born. Meron bang terminal born at saka may terminal na inahin? Wala. Sa akin kasi pag walang terminal na inahin. Okay. Yung terminal ball, i-close mo yun sa mga, kunyari, may mga F1 ka o kaya mga breeder na medyo chapsoy na kumbaga ano, mababa na yung dugo. Okay. Ngayon, pag binigyan mo ng terminal ball namin, antimano, yung biik niya, magandang lalabas. May malalaki muscle, mabilis lumaki, maganda laman. Okay. Yung mga biik na yan na lumalabas, hindi niya pwedeng gamitin yan kung sakaling may lalaki. Kung sakaling may lalaki doon, hindi na eh. Kasi pag ibibreed mo pa yung anak na lalaki noon, chances are
baka mataba na yung mga anak nun. And how many years tumatagal yung terminal bore na makukuha nila sa Jhon and Jhon Farm? Depende sa alaga. Meron kami mga customers na tumatagal na mga 5 to 6 years yung lifespan ng terminal bore namin. Meron namang, depende sa alaga mo eh. Depende sa alaga. Okay, binanggit mo yung terminal bore. Saan ang gagaling yung mga terminal bore kung sa isang breeder farm na nag-aalaga kagaya ng Jhon and Jhon Farm? Paano napuproduce yan? Ipaliwanag mo na kaunti. Basically, yung terminal bore namin na pitrain duro o duro pitrain, galing sa dalawang linya lang yan. Either pitrain, combination ng pitrain at saka duro. Ngayon, meron naman kaming unique breed na ang pinanggalingan ng apat na lines. Yung dalawang lines doon, pitrain at saka duro. Yung dalawang line ng terminal, yun ang hindi namin dinidivulge. Ano ang medyo mas nakalalamang doon sa mga binanggit mong lahi kung para ipasok natin sa terminal po? Ang nakalalamang talaga doon, duro. Bakit po? Duro ang pinakamatibay na sa terminal lines. Matibay ang paa, malakas ang resistensya. Ang immunity niya sa mga diseases, medyo mas mataas ang threshold niya. Kabayan, nasabi nga ng ilang magsasakang nakausap ng ating alamin, hinding-hindi mawawala sa kanilang isipan ang ukol sa mga matataas na uri at lahi ng baboy sapagkat dito nasasalalay ang kanilang pananagumpay. Kung kaya't palagi ang silang nanonood ng ating alamin sa YouTube at Facebook. Dagdag kaalaman mula sa palatuntunang ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Kajeri's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng FEEDPRO. Malaki po maitutulong. Una-una po, natural siya. Halos organic na rin po. Yung FEEDPRO ay maganda. Ang pakain nila, talagang nakikita na naman namin sa aming mga alaga. Talagang mga mabulas na sila. Talagang malalaman, hindi sila matataba. Before dito, nasubukan ko talaga itong Babuyang Walang na research ko center. Okay siya. Hanak nga, hindi ako nagpaligo ng baboy buhat nung from habik hanggang sa ibenta ko. Hindi ako nagpaligo kasi wala akong time. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng FEEDPRO. Sa FEEDPRO, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang FEEDPRO ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit, PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng FEEDPRO. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-FEEDPRO na, kabayan! Mamaya kabayan, ilang uri naman ng range chicken na galing sa ibang bansa ang ating pag-uukulan ng pansin. Q&A pagkalipas lamang ng ilang paalala. Alam mo ba na ang inahing baboy ay maaaring manganak ng 10 hanggang 12 biik? Ang biik ay pwede niyong ibenta ng 2,000 hanggang 2,500 pesos. At kikita rin kayo ng 2,500 hanggang 9,000 sa isang palakihing baboy. Paano? Sumali sa Hog Raising Seminar ng GSK upang matutunan ng breeding, housing, farm management, at PIGS,
o ang tinatawag na Babuyang Walang Masamang Amoy. Para mag-enroll sa anuman sa aming seminars, tumawag sa Babayan sa Kabuhayan Hotline 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Okay, kabayan, balik po tayo sa mga tanong at kahilingan sa ating programa. Unahin natin yung mula kay Fernando Dumlao, ang ukol sa mga gatasing kalabaw na ating na-feature, kung saan makikita at makakakuha. Alam po ninyo, punta po kayo sa Muñoz Nueva Ecija, ukol dito, kabayan. Naroon ang sentro ng mga gatasing kalabaw na ating naipakikita sa ating palatuntunan. Samantala, ang ukol naman sa mga saging na pananim, lakatan ang tinutukoy, kabayan. May makukuha po kayo sa mga sentro ng paghahalaman sa iba't ibang bahagi po ng ating kapuluan. Ang isa po ay sa Tiaong Experimental Station, Barangay Lagalag. Hanapin po ninyo ang kanilang station manager, si Ma'am Lani. Bueno, ang isa pang naitatanong sa ating alamin ay ang ukol sa mga range chicken. Ang nai-re-recommenda po ng ating palatuntunan ay ang range chicken mula sa Kandon, Ilocos Sur, sa Sacchi Farm, kabayan. Saan ang galing, Dominic? USA. USA. Yan ba? Marami pure. Din mga itlog? Marami siya mga itlog, pero hindi ganun kalakihan yung itlog niya. Gano'ng karaming itlog binibigay? Actually, ang Dominic is 250 din per year. Show type yan? Show type. Pagka nangitlog na siya, 250, 280, mga ilan ang porsyento na napipisa? Sa ngayon, okay naman ang kuan, okay naman yung ang ano niya, production sa hatch. 90%? 90%. 90%. Tapos ang nabubuhay, mga ilan naman? So far, wala namang ganun kakuan. Walang damage yung... Okay. Ang isang maipapayo mo sa mga mag-aalaga, ano ang pinaka-importante para mabuhay niyang lahat ang mga napipisang itlog? Unang-una sa feeds, sikasuhin ang feeds talaga. Dapat yung feeds match sa kanila. Tsaka yung paglalagyan ng mga sisiw. Kailangan malinis, with disinfectant. Kasi sa panahon ngayon, lalo na kung araw, ulan, araw, madali silang makapitan ng sakit. Pero kung malinis at with disinfectant yung lugar, okay sila. At saka ang masabi ko, tuwing ngayon, sa panahon ngayon na tag-araw, kailangan basa yun ng tubig yun sa umaga. Ababasahin. Para magkaroon sila ng fresh sa katawan. Okay. Alam po ninyo, ang mga range chicken ngayon ang choice ng mga nag-aalaga ng manok. Nauuso na ngayon at ito ay nagbibigay ng kita sa maraming mga nasa pananakahan. Q&A kabayan mula sa palatuntunan, ating alamin. Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Kajeri's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng FEEDPRO. Malaki po maitutulong. Una-una po, natural siya. Halos organic na rin po. Yung FEEDPRO ay maganda. Ang pakain nila, talagang nakikita na naman namin sa aming mga alaga. Talagang mga
nagulas na sila, talagang malalaman, hindi sila matataba. Before dito, nasubukan ko talaga itong ano, Babuyang Walang na research ko sa internet. Okay siya. Hanak nga, hindi ako nagpaligo ng baboy buhat nung from week hanggang sa event ako. Hindi ako nagpaligo kasi wala akong time. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng FEEDPRO. Sa FEEDPRO Kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang FEEDPRO ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit, PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng FEEDPRO. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-FEEDPRO na, kabayan! Muli po tayong magbabalik sa ating gabayan sa kabuhayan ng ating palatuntunan pagkalipas lamang ng ilang sandali. Alam mo ba na ang inahing baboy ay maaaring manganak ng 10 hanggang 12 biik? Ang biik ay pwede niyong ibenta ng 2,000 hanggang 2,500 pesos. At kikita rin kayo ng 2,500 hanggang 9,000 sa isang palakihing baboy. Paano? Sumali sa hog raising seminar ng GSK upang matutunan ang breeding, housing, farm management at PIGS o ang tinatawag na babuyang walang masamang amoy. Para mag-enroll sa anuman sa aming seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Alam po ninyo, ngayong malapit na ang Kapaskuhan, naghahanap ng dagdag kita ang marami nating mga kababayan. Ang isa po nating maire-rekomenda ay ang pagkuha ng mga kaalaman sa mga seminar na panghanap buhay. Attend po kayo, kabayan! Bueno, narito ang isa sa mga seminar na pwede po ninyong salihan, kabayan, mula sa GSK. Kaunang magiging dahilan natin kung pag-aalaga ng baboy ang pag-uusapan. Ano kaya? Income. It should be money. Dapat tsakin natin na pag tayo ay pumasok sa pag-aalaga ng baboy, tayo ay kumita. And if possible, a lot of money. Now we will start with this. Gross income of 52,500 pesos per sow per year. Kada isang inahin, you can generate an income of 52,000 pesos. Bawat isang inahin na inaalagaan. A net income of 23,000 per sow per year. Ang tinatarget talaga natin dyan is we will make money na hindi bababa sa 2,000 kada buwan kung tayo ay nag-aalaga ng inahin. That will be very ideal. 2,000 pesos from one sow per month. Pwede pa natin yung itaas hanggang 2,500 if we can make our production system very efficient. Babawasan natin yung tapon ng resources. And the resource na kadalasan nasasayang ay feeds. Yun din yung pinakamalaking cost doon sa swine production. We can achieve that income kung kaya nating mag-produce ng 25 piglets per sow per year. Kung makapagwalay tayo ng 25 biik
mula sa isang inahin sa loob ng isang taon. At ibig sabihin ng 25 na yon, dapat walay na biik na maganda yung quality, yung naibebenta sa tamang presyo. Sino ang familiar dito sa mga figures na yon? 30 plus 10 equals 154. Yun yung number of days, araw ito. These are all number of days. 114 is the gestation period ng baboy. Ito yung haba ng pagbubuntis ng isang inahin. Okay? Simula papabulugan yung inahin. Kung successful ang pagpapabulog or ang pag-artificial insemination, in 114 days, plus or minus 2, manganganak yung inahin. Yung 30 is the lactation period. Yung 10, the 10 there is what we call the non-productive days. Non-productive days because this is the period between weaning, nung pagwalay ng biik, at saka doon sa pagpapabulog. Yung magbubuntis na ulit ang inahin. The objective of the swine industry is to reduce 10 to 5, if possible. Na dapat 5 araw pagkatapos mawala yung biik, ay mag-heat na ulit yung inahin para mapabulugan na siya. Okay, tawag lamang po kayo sa ating palatuntunan hotlines o kaya sa FB, naririyan ang listahan po ng mga seminar. Contact na kabayan at sali na at magkapera po tayo, magkaroon ng negosyo at hanap buhay. Gabayan sa kabuhayan ng palatuntunan, Ating Alamin. Fast times need fast solutions. That's where Infotex comes in. Announcements in schools and universities. I get to know kung may pasok o wala. For fast delivery. Mabilis namin itatrack ang mga packages. Via text for nationwide safety and security. Mabilis namin nakuha ang command mula sa central base. Infotex cares for your health. We get outbreak information and vaccines via text. Everything in a click. Caring solutions by Infotext.
Kaya nun sa Ating Alamin Agricultural Park na binibigyan naman ng pansin ng FEEDPRO, yung alagaan natin, aside from ipa, meron tayong plastic matting o kaya bakal, at sa ilalim may tubig na nakakabawas ng amoy, nakakawala ng amoy. At yan ay tinatawag nating innovative growing system. Oy, marami na ang gumagaya ngayon. Anong masasabi mo? Ito po talaga ay patuloy na lumalaganap. Ang pagtangkilik po or pagkilala sa kagandahan ng ganong klaseng sistema ng paghahayupan. At sa bawat lugar po sa ating bansa ay nakikita po natin ang mataas na interest ng mga tao sa ganitong sistema. Kami nga po ay nagpapasalamat katulad po sa Ating Alamin, sa inyo po, Ka Jerry, na sa pamamagitan po ng inyong farm, it is a sort of a farm demonstration farm, na ipinapakita ang mga ganitong klaseng sistema ng paghahayupan. At sa pamamagitan po nito, habang ito ay nakikita ng ating mga kababayan sa iba-ibang lugar, patuloy po ang paglago, patuloy ang pagdami, dahil nakikita po nila ang mga benepisyong nakukuha sa mga ganitong klaseng sistema. Hindi ba naman natatakot o nangangamba ang FEEDPRO na kapag ginagaya ito ay makakalimutan tayo? Hindi po ito maaaring mangyari sa FEEDPRO. Tayo po ay natutuwa habang ang ating mga kababayan ay gumagaya at ginagaya po o tinutularan ang ating pong mga ginagawa. Kaya lamang po, patuloy pong sinasabi ng FEEDPRO na ang babuyang walang amoy o ang pagpuproduce ng natural pork through babuyang walang amoy technology through FEEDPRO ay mananatili pong eksklusibo para sa FEEDPRO. Because first and foremost po, ang FEEDPRO po lamang ang unang feeds at nananatiling feeds sa market na makakapag-claim po na natural. Ito po lamang ang feed brand in the market na walang antibiotiko, walang synthetic growth hormone, at hanggang sa ngayon po, ang technology pong ito ay parang pinangahawakan na pinangunahan ng FEEDPRO at nananatiling pinauunlad ng FEEDPRO po lamang sa merkado o sa market. And finally, ito ba palalagoin pa ng pamunuan ng FEEDPRO? Makakaasa po ang buong bansa, ang ating pong mga kababayan, ang ating mga farmers sa ating bayan, sa ating bansa, na ito po ay patuloy po nating paunlarin, patuloy po tayong magmo-modify, patuloy po tayong mag-i-improve upang ang lahat ng ating mga magiging kaalaman patungkol po sa pagpa-farm na may ganitong sistema ay madala po natin sa ating mga kababayan. Patuloy po nating pagsisikapan na ang bawat natututunan po natin sa ating mga eksperyensa sa paghahayupan para po sa pagbababuyan o maging sa pagmamanukan din ay maidala po natin hanggang dun po sa baba sa ating pong mga farmers, sa ating mga magsasaka upang ang bagay na ito ay mapakinabangan hindi po lamang ng iilan kundi ng maraming mga tao na naniniwalang ang agrikultura sa pamamagitan po ng pag-aalaga ng hayop ay sa sektor pong ito ay may pag-unlad. Ito po ay patuloy pong panghahawakan ng FEEDPRO. Ito po ay patuloy na paghahawakan po ng Sante Feeds Corporation. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Ka Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng FEEDPRO. Malaki po maitutulong. Una-una po, natural siya. Halos organic na rin po. Ang FEEDPRO ay maganda. Ang pakain nila, talagang nakikita na naman namin sa aming mga alaga. Talagang mga nabulas na sila.
talagang malalaman, hindi sila matataba. Before dito, nasubukan ko talaga itong Babuyang Walang na research ko center. Okay siya. Hanak nga, hindi ako nagpaligo ng baboy buhat nung from Abik hanggang sa event ako. Hindi ako nagpaligo kasi wala akong time. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng FEEDPRO. Sa FEEDPRO Kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang FEEDPRO ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit, PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya Kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng FEEDPRO. Lahat sila'y nasisiyahan. Mag-FEEDPRO na, Kabayan! Mamaya, muli po nating babalikan ang ukol sa mga kaalaman ukol sa hybrid rice na ngayon muling pinag-uusapan sa larangan ng pananakahan sa Pilipinas. Nangunguna ang mga kompanyang tulad ng Syngenta. Mamaya, pagkalipas lamang ng ilang sandali. Alam mo ba na ang inahing baboy ay maaaring manganak ng 10 hanggang 12 biik? Ang biik ay pwede niyong ibenta ng 2,000 hanggang 2,500 pesos. At kikita rin kayo ng 2,500 hanggang 9,000 sa isang palakihing baboy. Paano? Sumali sa hog raising seminar ng GSK upang matutunan ang breeding, housing, farm management, at PIGS o ang tinatawag na Babuyang Walang Masamang Amoy. Para mag-enroll sa anuman sa aming seminars, tumawag sa Babayan sa Kabuhayan Hotline 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Alam po ninyo Kabayan, nitong mga nakalipas na linggo ay napadako ang ating alamin sa lalawigan ng Nueva Ecija sa lungsod ng Kabanatuan. At duwi dumalo ang ating programa at nakiisa sa isang pulong-pulong ng mga nagtatanim ng palay tulad ng hybrid rice na pinangangasiwaan ng Syngenta. Masayang nakipagpalitan ng mga kuro-kuro at suporta ang mga dumalo. Pagkatapos ay nagpakitang gawa ang Syngenta ng mga halimbawang maayos na pagtatanim at resulta ng paggamit ng mga produktong hybrid rice ng nasabing kumpanya. Ito'y binigyang paliwanag ng kanilang mga dalubhasa. Kasama natin si Joey Belen. Joey, ano yung kinalalagyan mong posisyon? Ako si Joey Belen, isang demand creation lead ng South Central Nueva Ecija, Bulacan. When you say lead ng ano yung tawag no? Ako yung creation. Ako yung leader na mga field promoter na naggumagawa ng mga demand para makilala yung mga produkto. At ano naman ang nakukuha mo sa ganyang klaseng pakikipag-ugnayan sa mga magsasaka bilang bahagi ng nasabing demand leader ng nasabing demand creation lead ng inyong kumpanya? So ginagawa namin na nagkakaroon kami ng mga activities sa mga barangay. So nag-identify ng mga barangay kung saan kami kinakailangan magkaroon ng mga meeting upang sa ganun makilala yung mga produkto. Paano niyo pinipili ang mga lugar na pinupuntahan ninyo, Joey? So nagkakaroon kami ng mga area mapping, mas pinipili namin, mas pinaprioritize namin yung mga area na kung saan medyo mas mahina pa yung aming market share. At pagka sinabi mong market share, ano ang ibig sabihin nito kung pag-uusapan po natin ay ang kumpanyang Syngenta?
Ibig sabihin, sir, pag mahina pa yung market share, hindi pa ganun kami kilala. Ibig sabihin, yung mga produkto namin na hindi pa tinatangkilik ng mga magsasaka. How would you compare the company, Syngenta, at saka ang mga produktong halimbawa, frontline, pagkatapos yung for crop protection o kaya yung sa fertilizer, ano? Kung ikukumpara natin sa ibang mga ginagamit ng mga magsasaka, anong nakukuha mong reaction sa kanila? So, ang kagandahan sa Syngenta, mayroon kaming seeds, nandiyan nga ang mga frontline. Pag naitanim na, mayroon kami mga crop protection, so maalagaan, masisiguro na yung ating mga itatanim na hybrid, mapoproteksyonan laban sa mga mapanirang insekto at sa mga sakit ng palay. Yan bang hybrid na ikinakampanya ng Syngenta, masasabi natin na talagang makapagbibigay ng magandang biyaya sa ating mga farmer? So masasabi kong ito ay mahabagbigay ng maraming biyaya sa mga magsaka dahil ito ay nasubukan na nilang gamitin. So mayroon tayong mga variety na nakalaan para sa tag-ulan katulad ng S6003 at ang NK5070 naman, ito naman ay pwede nating itanim ng tag-ulan or tag-araw. Okay. At ang ating RS9000, so sa ngayon siya ay naka-focus pa lang para sa tag-araw. Matindi ba pag sinabi natin yung milling recovery ay you are more or less above the rest, ano, ng from 64 to 71%. Maganda ba yan? Opo. So yung pangaraman, yun po yung mga namimili ng palay, priority nila yung mataas ang milling recovery. Okay, kabayan ko, si Joey Belen. Ano po, nakasama po natin dito sa bayan po, sa lungsod ng Kabanatuan at sa barangay Kalibangbangan. Yan, ang ating pong pinuntahan, kabayan ko. At nakikita po ninyo ang ating pong mga magsasaka na nagtatanim po ng palay, kabalikat po nila upang magkaroon ng pananagumpay ang pagtatanim po ng tinampalay at magkaroon tayo ng kasapatan sa bigas dito po sa Pilipinas, kabayan. Okay, kabayan, ito po naman ang inyong lingkod, ka-Jerry Jeronimo, nagsasabing ang larangan ng pananakahan, pangisdaan, mga palatuntunang pangkabuhayan, pati na po ang pagtatanim ng palay sa tulong po ng Syngenta ay aming pong pinangangalagaan sa palatuntunang ating alamin. Hanggang sa muli, mabuhay po kayong lahat, kabayan. Ayan, subscribe po kayo para po sa ating palatuntunang ating alamin sa YouTube. Huwag po ninyong kalilimutan, subscription po para sa maganda at maayos na panonood sa palatuntunang ating alamin.